Mahiwaga nga, mati Papa Carlo! Salamat ng Longganisa! Gutom kayo, no? May nag-aalmusal kasi kanina. Oo. Kahapon pa yan eh. Tanong ng tanong. Meron pang alamat ng longganisa. Meron! Saan ba nag-originate yan? Maraming tanong dyan. Yan ba ay Filipino food? Yung longganisa na yan, Papa Jepoy, nag-originate yan sa Spain. Longganisa is a fresh pork sausage flavored with cinnamon. Ganun yan. Galing ng Wikipedia. Siyempre, kilala mo naman ako. Longganisa. Yan yung isa sa mga sikat, paborito ng mga Pilipino. Almusal, tanghalian. Masarap ang longganisa at may iba't ibang klase ng longganisa. Marami yan, Papa Jepoy. The term longganisa, ayan, derived from the Spanish term longganisa, which is a type of Spanish sausage. Diba? At Spanish food pala yan. Yes. At itong ano na to, itong longganisa na ito, na-introduce pala sa atin ito. Sino ang nag-introduce? Etong mga Spanish. Spanish. Nung panahon ng ano nila dito. Nung kapanahonan ng mga Spanish. Spanyol. Mga Spanyol. Spanish era. Nung pumunta sila dito. Ito yung time na na-introduce din itong ano, longganisa sa atin. Pero, meron pang ibang story yan eh kung bakit siya tinawag na longganisa. Konting kaalaman. Noon tayo ay nasa Spanish era, kung mapapansin nyo ang iba sa mga salita natin, ay yung Tagalog, medyo may kurot ng Spanish. Meron. Diba? Meron yan sa ano, napanood ko yan sa TikTok. Diba? Oo. Diba? Mesa. 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 Pareho lang din dun sa ano. Lamesa. Oo. Kutsilyo. Ang lamesa. Hapag. Yan ang Tagalog. Hapag. Lamesa. Ang upuan, silya. Silya. Pero sa salumpuet. Salumpuet. Yun. Tapos, ang kutsilyo. Kutsilyo din. Kutsilyo. Yan. Diba? Mga, may mga unting kurot. Ito pa. Sa kulay. Kadalasan, narinig ko to. Verde. Verde. Ha. Sa Ingles, green. Green. Pero ang verde, Espanyol. Espanyol yan. Ang Tagalog, luntian. 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 Oh, dami na nanonood. Hello sa inyong lahat. Luntian. Nieve. Nieve. Oo. Oh. Ano yan? Ha? Ano yan, nieve? Katapos ng nieve, sampo. Ocho. Ay, wala akong mausap dito, ha? Nakakatikim to. Hindi ko maintindihan, eh. Ha? Alamat ng longganisa, Spanish era, dumating sa Pilipinas, kasabay ng mga salitang binabanggit natin ngayon. Konting kaalaman. Longganisa, sabi ko kanina, ang kulay. Mga binabanggit natin ngayon, hindi natin napapansin, may kurot ng Spanish. Luntian, green, pero kadalasan berde. Ang asul, ano yan sa Ingles? Asul. Asul? Blue. Blue. Pero, sa Tagalog, bughaw. Bughaw, Tagalog. English, blue. Blue. Sa Spanish, asul. Pareho lang sa atin. Yan yun. Oh, naiintindihan natin yun. Asul. Orange. Kahil. Tagalog yan. Oh, hindi nyo alam yun, no? Dahil marami pa kayong hindi alam. Kasi nga, tayo ay sumailalim sa Spanish era 400 years ago. Kaya nga yung isang school sa NCAA, Colegio de San Juan de Letran. Diyan ako nag-high school. Kaya marunong ako ng Spanish. Oh. Si, senyor. Si, senyor. Buenos dias, amigo. Amigo, kaibigan. Kaibigan. Buenas malas.
Eh, tatanong dito, what is the difference between longganisa and chorizo? Halos magkapareho yun eh. Halos magkapareho yun. Ah. Ang tanong dyan, ano ang paborito niyo yung longganisa? Ano yung mga sikat? Ano yung paborito mo? Vegan? Ito to. Ito yung tawag nito. Types imagine ninyo, of longganisa. Gusto ko imagine ninyo, mga nanonood, mga nakikinig, longganisa. Meron kasi yan. May kamatis, may sibuyas, may patis. Dalawa paborito ko dyan, Papa Jepoy. May suka. Yung lukban at saka yung vegan. Yung lukban, masarap din yan. Medyo tuyo. Tuyo tsaka maalat-alat. May masarap pa. Ano yan eh? Lukban, okay. Pampanga, vegan, kalumpit, imos, tugigaraw longganisa, longganisa de ginobatan, alaminos longganisa. Dami. Uh-huh. Yung kalumpit sa may Jed's Island. Sa Jed's Island. Sa may Jed's, ah, pakasarap ng longganisa dyan, kalumpit. Uh-huh. Mabawang. Bawang. Sa ano naman, sa mga bumibili ako niyan, 2 kilo. Oh, ako din, sa Minglanilla. Minglanilla. Oy, mga kumain nanonood diyan si Buano. Oy, may buntag niya mga taga Cebu. Bulhot na ninyo. Oy, kaunta oy. Palit na ta, palit na. Yan yung mga top 15 best longganisa in the Philippines. Oh. Ngayon, meron kang hindi nabanggit. Ano 'yon? Skinless. 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 Tama, skinless. Skinless. Longganisa. Hmm. Yan ang alamat natin ngayon. Oh, nakaagutom ano. Nakaagutom. Dito pero alam mo Papa Jeff, may storyan yan eh kung bakit talaga tinawag na longganisa yan. Bago pa man pinangalanan itong pagkain na ito. Meron kasing pamilya, Papa Jepoy, from Cebu. Yan, dyan yung chorizo. Oo. From Cebu kasi, nag-ano sila ba? Parang lumipat sila ng ibang place dito, papuntang Baguio. Ngayon, meron silang pigiri. Babo yan? Pigiri ng ano? Ha? Pigiri ng ano? Mga baka. Kaya nga kumusap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Sa pamilya sa Cebu, 400 years ago. Matagal na, oo. Pumunta ng Baguio? Pumunta ng Baguio kasi gusto nilang magnegosyo ba? Pigiri. Mag-ano pa sila ng, tawag nito, mag-explore, palakihin yung business. Ano ba so, business nila? Ha? Ano business nila? Ano, tawag nito, mga meat. Ah. Fresh meat. Para silang ano, slaughterhouse. Ang pangalan ng ano nila, ng meat house nila, Option Fresh. Option Fresh. Parang pamilyar yun. Fresh Option. Ay, iba naman yung sinasabi mo. Fresh Option. Sa kanila kasi Option Fresh eh. Tapos? Ayun na nga, meron silang pigiri. At nag-experiment sila kung ano pang pwedeng gawin sa mga meat nila. Oo. So, napapansin nila, minsan kasi, napapanisan sila ba, nasisira yung mga meat. Mm. So, ang ginawa nila... Alam mo bakit nasisira? Oo. Wala kasing freezer, no? Tama, tama. Walang freezer. Oh. Ngayon, may dumating na, ano, may dumating na Espanyol. At inintroduce sa kanila itong longganisa. Pero hindi pa pinangalanan ito nung Spanish. Basta binigay lang sa kanila. Binigay sa kanila ng Spanish? Oo. Parang ano yun? Pasalubong? Parang ganun. Ano nakalagay doon nung binigay? Sa? Pampanga Spes. Kaya nga kumusap dito ha? May logo. Nakakapit ko ito. Hindi ko maintindihan eh. Ha? 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 Sa pagkin ko yan? Hindi. Ano? Skinless Pampangas Best. Loko. Ayop ka talaga. Hindi. Niloloko mo. Ako lang nagsabi niyan eh. Ganito nga nangyari. Di ba nagsimula na silang magtinda doon sa market. May paninda na sila. Mga meat. Skinless. Ngayon may dumaan ngang ano, itong foreigner na Spanish. Sabi ng Spanish, subukan daw ito, masarap. Ngayon, biglang umalis, hindi nila alam kung anong pangalan nun. Niluto nila. Sarap. Ngayon, nasarapan sila. Kaso kasi, hindi na nila mahanap
yung ano, yung tawag nito, yung Spanish na yon. Buti na lang meron pang natirang ano, isang piraso. Mm. Ngayon, ginawa nila. Hinati nila yung at tinali. Di ba nakatali? Binuksan nila. Binuksan nila yung tali. Oh, pagbukas, iniisa-isa nila kung ano yung mga ingredients. Iniisa-isa nila, hinihimay-imay nila. Pagtingin, uy, may bawang nga. Oo, may bawang. Tapos nilista. Nilista. May nakitang ano? Star anise. May ha? Star. Tinikpan nila eh. Tinikpan. Alat-alat to. May asin. May asin. Tapos may paminta. May paminta. Ngayon, inaral nila mga 1 week hanggang sa na-perfect nila. Ngayon, nagdinda na sila. Nagdinda na sila. Ngayon, dinadagsaan ng mga tao. Nagustuhan. Nagustuhan. Ngayon, meron pang ano, may mga foreigner din na mga paunti-unting ano ba, pupunta doon. Ngayon, tinatanong Papa Jepoy, nag-i-English si. Eh. Hey Joe, what kind of food is this, Joe? Sabi. Sabi nung... Kasi nung unang panahon, wala nga freezer, gumagawa ang paraan ng mga tao para ma-preserve tama ang karne. Mm-hmm. Alam niyo ba yung adobo na ulam na paborito natin? Galing yan sa salitang Spanish na adober. Adober, ibig sabihin, to marinate. Oo. And preserve. Para ma-preserve yung karne, ina-adobo. Tama. Kahit ngayon, yung mga adobo na yan, kaya magtagal ng buwan. Kaya yung mga longganisa noon, pinipreserve yung mga karne na yan, ginigiling, pinipreserve, nilalagyan ng mga sangkap, tapos binibilad, pinauusukan. Tama. Para kaya hindi tumagal. Hindi yan basta-basta nasisira. Umusog ka daw, sabi ni Derek, kasi nasa kalahati ka ng seaweeds. Ba't kasi may seaweeds? Ang daming kwento ng longganisa. Bukang palpak na naman. Hindi, true story to. Kaya nga, ano. Pero ang tawag talaga dyan sa Spain, longganisa na talaga yan. Longganisa na. Kaso kasi, nung panahon ngayon, naikwento ko nga, na binigyan sila nung itong longganisa na to, kaso hindi nila naitanong kung ano ba ang sabi dito, pangalan. Sabi dito sa Facebook, hindi daw foreigner yon. Kapampangan daw yung nagdo-door to door ng mga ano, tosino. Huwag kayong ano dyan, gumagawa kayo ng... Marami daw dala yan pang negosyo. 2-5 daw ang puhunan. Marami daw yan, chicken, squid ball, wala pa nga, bago pa lang na-discover yan yung marami mga... Marami pala yan dala eh. Bago pa lang yung sinasabi ninyo, yan nga ay dyan nagsisimula yan kung bakit ano... nasimulan yung mga ganyang klaseng food. Diyan yan sa longganisa. Bakit nga? Yun na nga. Tinulong, hindi nila alam kung ano tawag. Oo, kasi biglang umalis yung Spanish. Tapos, tawag nito, hindi din nila alam yung kung paano yung ingredients nun. Kaya medyo may pagka yung longganisa ng Spanish at tsaka sa atin, may sarili tayong version. Yun na yung nangyari. Ngayon, paano na pangalan na longganisa? Eto na. Nagtinda na sila, di ba? Nasarapan naman sila dun sa yung style nung gawa nilang longganisa. May dumating isang Amerikano. Nagtanong, "Hey Joe, what kind of food is that?" Ngayon nagtanong tong ano, mga Bisaya kasi to from Cebu. Sabi niya, "Darling, si pangana ni atuang kuan." Atuang pagkaon. Sabi, "Ano daw pangalan nung itong gawa natin?" May dumating pa isa. Ano sabi? Ilongga. Ilongga? Birds! Sabi birds! Hindi birds. Kasi ano? Hindi birds yung tawag. Ano? To. 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 Magbakal ko. 2 kilo to. To. Namit na. May gilaw. Magbakal ko. To. Lamian nga pagkaon ni mo to. To. Nagulat kong Bisaya. Sabi niya. Uy. Taling. Sabi niya. Longganisa. Sabi niya. Longga. Oo. Longganisa. Kasi yung sa. Oo, sabi niya, yung sa kasi no. Longga nino. Para sabi niya, ilunggo nino. Sabi. Ilunggo, ilunggo. Ilunggo. Sabi, taga San Carlos. San Carlos. Narinig ng ano, foreigner. Taga foreigner. Ano, Calatrava. Narinig ng foreigner. Narinig. Oo. Ano sabi?
Kasi unang dinig niya, longganisa. Oo. Ah, longganisa? Sabi nung foreigner. At simula noon, tinawag na siya, longganisa. To! To! Namin yun na to. To! Para sa on. Yung pareho din pala. Nang tawag dun sa ano sa Spanish. Longganisa talaga. Timing kasi yung panahon na yun, nandun yung Ilonggo. Tapos ninanong nung Bisaya, longganisa? Longga? Oo, oh, longganisa. Longga? Oh. Anong specialty mo to? Longganisa to? Ano to? Namitaming ila ako, ara sa ako. Ang mahiwaga nga magtipapakalo! Barangay LS 97.1 Number 1 Forever.